Ang science fiction ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa tunay na buhay. Alamin natin ang sasakyang ginawa upang maging inspirasyon ang parehong karton na Transformer at ang Michael Bay franchise upang maipakita kung gaano kalapit ang pagsisimula ng science fiction robot. Handa ka na bang malaman ang real-life Transformers? Narito ang 10 Transformer na makikita sa totoong buhay. Ika-10, Transformer. Ang dekoryenteng sasakyan na ito na binuo ni Kenji Ishida, Matoro Yoshiaki at Konyo Okawara ay malapit sa pagiging lehitimong mechanical transformer. Ang Jade Eye Tried Transformer na ito ay may taas na 4 na metro at maaari itong gawing kotse at mechanical na robot. Ang kotse mismo ang maaaring emaneo kahit na medyo mabagal ito kung gumalaw. Ang transformer na ito ay maaari ring maglakad gamit ang dalawa nitong mga binti. Ang pagiging lehitimo ng sasakyan ay talaga namang kahanga-hanga kapag iyong nakita sa personal. Ika-9, Megatron. Ang Transformer na ito ay mukhang lehitimo tulad ng una. Ang Megatron robot na kasalukuyang ipinapalabas sa Universal Studio ay kahawig sa kamakailang serye ng Transformer. Ang Transformer na ito ay itinuturing na Gladiator at wala itong problema sa pagta-transform. Ang isang bahagi nito ay ginagalaw na puppet at ang isang bahagi naman ay animation. Ang Transformer na ito ay talagang napakaangkop sa operator na maaari nitong akyatin at makapagsalita sa pamamagitan ng maliwanag nitong kulay pula namang mata na gawa sa LED. Ika-8, Ham Rider. Kung naghahanap ka ng transformer na mukhang DIY o do-it-yourself, tingnan mo ang Ham Rider na ito. Ang sasakyang ito ay mukhang isang normal na kotse. Itinatulak pataas ang katawan ng kotse palayo sa mga gulong nito sa pagpapalawak ng mga strut na pinapayagan naman ang kotse na magmamaneobra sa mahabang linya ng trapiko. Lumalawak rin ang taas at sukat ng kotse. Maganda itong gamitin sa matraffic na lugar at talagang mamamangha ang mga tao kapag nakita nila kung paano ito lumusot sa ibabaw ng iba pang mga sasakyan. Ika-7, Optimus Prime. Nakatayo sa Hong Kong's Victory Bay ang isang ribulto ng transformative proportion na hindi kagaya ng ilan sa listahang ito. Ang iskultura ay mukhang parang buhay na Optimus Prime mula sa Michael Bay Transformers series. Ang pagkakahawig ay talaga namang katakataka. Kaya kine-question nila ang iskultor hinggil sa copyright infringement. Ang transformer na ito ay nakatayo ng mataas at nagsisilbi rin itong tourist spot sa mga turista na bumibisita sa naturang lugar. Ika-6, BMW. Ang transformer na ito ay tumagal ng 8 buwan upang makompleto at maaaring magamit sa pagmamaneo kung hindi pa ito nagta-transform sa robot. Ang sasakyan na ito ay tinawag na Antimon at gawa ng Turkish company na LED Vision. Dahil nga maaari itong imaneo, hindi nangangahulugan na maaari itong sakyan ng sinuman at paikutin. Ang transformer na ito ay kinukontrol sa pamamagitan ng remote control. Sa kasamaang palad, ang robot na ito ay hindi madaling makalakad tulad ng ibang transformer. Makikita sa video na pinapanatili nito ang mga gulong sa lupa kapag magta-transform na bilang robot. Ika-5, Earth-1 Car. Ang Earth-1 Car ay hindi isang naglalakad na robot. Ito ay isang shape-shifting car. Nagta-transform ito sa pamamagitan ng pagpapaliit ng kanyang sarili. Ang Earth-1 Car ay maaaring magkasya sa maliliit na espasyo. Ang napakaliit na transformer na ito ay nagkakahalaga ng $870,000. Ito ay tinuturing na isa sa mga natatanging teknolohiya na binuo ng automotive world sa nakaraang 5 taon. Ang kotseng ito ay dinisenyo ni Konyo Okawara at sa kanyang pagkakaugnay sa sikat na anime na Gundam kung saan siya nagsilbi bilang tagalikha.
Ika-apat, Wild Fennec. Ang susunod na entry ay ang Russia's Wild Fennec. Ang RV truck hybrid o recreational vehicle ay nakapagpapabago ng paniniwala, lalo na kung isinasaalang-alang ang bilis ng pagtransform nito. Ang pagbabago ng anyo nito ay may bilis na 8 segundo. Ang paglaki ng sasakyang ito ay ginagawang komportable para sa mga tao sa daan, maaaring para sa negosyo o para sa kasiyahan ng sinumang magkakaroon ng ganitong uri ng sasakyan. Ika-tatlo, Bower 3X. Ang French Bower 3X ay isang recreational vehicle na sa unang tingin ay makapagsabi ka na ito ay parang isang malaking lata ng soft drinks. Ito ay dinisenyo at ginawa ng French company na Bower. Ang RV na ito ay maaaring mag-expand at mag-compress sa loob ng 1 minuto. Maaari itong lumaki ng 3 beses sa orihinal nitong sukat tulad ng ipinapahiwatig ng pangalan nito. Mayroon din itong baterya na may 12 boltahe. Ang camper na ito ay madaling hatakin dahil sa magaan na materyales ang ginamit sa paggawa nito. Ikalawa, Motorcycle Transformer. Sa unang tingin, maaari mong ipalagay na ang transformer na ito ay lehitimo at ang ilang mga tagasuri ay pinuri pa ito bilang isa sa pinakamaliit na mechanical transformer sa mundo. Ang transformer kapag nasaan yun ng tao ay lumilipat sa pamamagitan ng isang pares ng roller blade. Ang mga gulong nito ay nakakabit sa mga binti ng operator at ang bisikleta ay maaaring gumulong habang nasa vehicular form. Ngunit hindi pa rin ito mechanically oriented gaya ng mga gusto ng maraming tao. Ang motorcycle transformer na ito ay kumakatawan sa masipag na YouTuber na nagangalang Rex. Ito ay mas abot kaya kaysa sa iba pang mga transformer na nasa ating listahan. Una, Artemis. Ang Artemis ang kauna-unahang driving transformer costume. Pinapatakbo ito ng mga tao habang nasa loob ng transformer na ito. Kung titingnan, ito ay parang Halloween costume kaysa sa drivable na kotse. Hindi gumagana ang mga gulong sa likuran nito, kaya ang gulong na nasa unahan ang ginagamit sa pagtatransform. Ang DIY transformer na ito ay isa sa maraming transformer sa mundo na gumagamit ng parehong pagkamalikhain na nagmula sa kilalang karton na transformer at isa lamang itong robot. Kung ikaw ang tatanungin mga kahistorya, anong transformer na sasakyan ang gusto mong makita at bakit? Magbigay ng iyong pahayag sa comment section sa baba ng video na ito. Maraming salamat sa panonood. Magkita-kita tayo sa susunod na video. Hanggang sa muli, peace out!